Good day, everyone. And this video presentation is all about memory management in operating system. The primary goal of this video presentation is to discuss the difference between the two techniques in memory management, which is the fixed partition scheme and the dynamic partition scheme. First, let's talk about the definition of memory management. Memory management is the functionality of an operating system which handles or manages primary memory. When we talk about memory management, it talks about how you handle, coordinate, or to manage or to control the process behind the main memory. One of those processes to manage the memory is to keep track of each and every memory location, regardless of either it is allocated to some process or it is free. When the process behind memory management is to check the allocated or the amount of storage allocated in memory, even some storage amount is free. It also manage in terms of the block na meron sa memory and also the allocated amount on it. It checks how much memory is to be allocated to process. When we talk about the memory management, they have the two different memory management scheme. Ang tawag natin doon is the fixed and the dynamic partition scheme. Okay, first it's all about fixed partition scheme. When we say fixed, it is stable or static, meaning is stay lang siya sa isang process. And when we say partition, it is all about dividing into different parts. Fixed partition scheme is the memory management is divided into number of static partitions at system generation time. In this partitioning, the number of partitions in RAM is fixed, but the size may or may not be the same. In this partitioning, the number of partition in RAM is fixed, meaning the number of partition in particular RAM is stay or is fixed, meaning it is static, hindi mababago yung amount of partition na meron. But the size may or may not be the same, or it is equal or unequal size of partitions. As it is a contiguous allocation, when we talk about contiguous allocation, the memory management must be allocated the different partitions by each process. Hence, no spanning is allowed. Meaning walang magkakaroon ng ibang or magdadagdag ng partition. Meaning it is stay in terms of the number of partition in one operating system. Here, partitions are made before execution or during system configure. Before the process pumasok sa memory management, they has a static amount of partitions. When we say partition, it is divided into different parts. Kagaya nito. Example. We have equal size partition and unequal size partition in fixed partition scheme. First is equal size partition. When we say partition, ito, isang memory itong square. Sa isang memory, merong different partition, meaning it is divided into different parts. Ito yon. The first partition, the second partition, the third partition, the fourth
partition, the fifth partition, and the sixth partition. Equal size partition, meaning it has same amount of storage in one partition, which is magkakatulad na 8 MB ang size na meron sa bawat partitions. And with a total of 48 MB plus all the amount na meron sa isang partitions, which is equal to 48 MB. And it has the same amount, which is 8 MB sa bawat partition. When we say about unequal size partition, may iba't ibang number of amount sa bawat partition, meaning hindi sila the same. So sa every process na pumasok, dapat mag-allocate sa iba't ibang partition. Sa first partition, merong 8, 5, and sa third, merong 12, 9, 3, 7, meaning iba't ibang number or amount of size na meron sa iba't ibang partitions, which is yan ang tinutukoy na unequal size partition, with a total of 44 MB amount of storage in one memory. This type of partition scheme is a contiguous allocation, meaning all the partition must be loaded by the amount of process na pumasok sa isang memory. Okay. The example of fixed partition schemes, sinasabi natin, pag fixed partition scheme, from the word itself, fixed, meaning it is stay or static in one memory, but it has a different partition, meaning the number of partition is stay. Example, sa isang memory merong 1, 2, 3, 4, 5, 6 partition, meaning meron na yang 6 partition, hindi na yan magiging 7, hindi na yan magiging 5, hindi na yan mabawasan or dadagdagan na partition, meaning it has a static and fixed partition scheme. Okay. Sa isang OS, meron 60 MB. Pag pinlas natin tong amount na meron sa iba't ibang partitions, this memory, it has a equal size of partition, which is the 10, which is 10 MB. Okay. We have a process list here. P, we have 7 processes. For P1, meron tayong 5 MB. Sa P2, sa process 2, meron tayong 8 MB. Sa 3, 10 MB. Sa 4, 2 MB, 12 MB, 7 MB, and 9 MB hanggang sa process 7. First, kapag pumasok tong process 1, si process 1 maghahanap ng allocation between those partition na available sa isang OS. Syempre, for the first partition, i-check ni process 1 kung pwede ba siya ma-allocate sa first partition ni memory management number 1. Okay, first 5 MB. So, meron sa first partition, merong 10 MB. So, si 5 MB, mag-a-allocate siya sa first partition, since kasya si 5 MB sa 10 MB amount of storage in first partition. So, mag-a-allocate na si P1. Mag-a-allocate na si P1 sa first partition. P1. Which is it has, si process 1 ay merong 5 MB. Since 5 MB lang ang na-allocate ni process 1 sa first partition na may merong 10 MB, magkakaroon ng free space, which is equal to
5 MB. Process 1 is it has a 5 MB. So, ima-minus natin siya sa total amount of storage na meron sa isang partition, which is 10. 5 minus 10 is equal to 5. And this 3 is which matatawag natin siyang internal fragmentation. Internal fragmentation. Fragmentation, which itong process ng pag-free ng amount of storage sa process 1 na nag-allocate sa isang partition ay tinatawag nating internal fragmentation. When we say from the word itself, internal meaning sa loob. So sa loob ng memory, process nangyari yung pag-free ng space at tinatawag natin tong internal. Meaning syempre nag-minus tayo, kumbaga nag-separate tayo ng amount of MB at yun naman ay tinatawag nating fragmentation. Meaning nag-separate tayo ng amount of MB from process 1 to the amount of partition, 5 minus 10 is equal to 5. And ito ay tinatawag nating internal fragmentation. So, papasok si process 2. Si process 2 ay merong 8 MB. I-check niya kung saan siya pwedeng pumasok. Siyempre, sa first partition, meron na naka-occupy dun, which is si process 1. Siyempre, hindi na si process 2 mag-allocate doon dahil nandun na si at nauna na si process 1. Then, process 2, check niya si second partition, which is meron siyang 10 MB amount of storage sa isang partition, which pasok na pasok si process 2 na meron lang 8 MB. So, si 8 MB lang allocate to sa pangalawang partition, kaya may free siyang 2 MB. And yung process behind that na minus natin is tinatawag nating internal fragmentation. Then papasok din si process 3. I-check niya sa first partition, naka-allocate si process 1. Sa second, naka-allocate si process 2. Papasok sa third partition, which is pasok na pasok sa amount na meron si sa pangatlong partition, which is 10. Since napunan ni process 3 yung amount of partition, amount of storage sa pangatlong partition, which is 10, walang free na amount of storage na mangyayari. Since 10 minus 10 is equal to 0. 0 MB, walang na free na space. Then, papasok si process 4. Siyempre, hindi siya mag-allocate sa first, sa second, and sa third partition, which mag-allocate siya sa process ay sa partition number 4, which is 2 MB. So, si process 4 na allocate niya sa isang partition is 2 lang, meron lang siyang 2. At yung na free na space is 8. 2 minus 10 is 8. So, si process 5 ay papasok. Meron siyang 12 MB. I-check niya kung siyan siya available. Since meron na naka-occupy or meron na naka-allocate sa apat na partition, i-check niya sa partition number 5, which is 10 MB, 12 MB. Meaning, hindi si process 5 ay
ay may sobrang 12 MB at hindi siya tatanggapin sa pang-apat na partition kasi meron lang si partition ng 10 MB. So, hindi siya pwede dito sa pang-apat, sa pang-limang partition. Then, i-check niya sa pang-anim na partition at hindi rin tatanggapin si process 5 kasi malaki ang amount na meron si process 5 kesa amount ng storage na meron sa partition na ito, which is 10 MB lang. So, itong process 5 ay magiging free. Dahil hindi tinanggap sa bawat partition kasi meron lang siyang 10 MB. So, since hindi tinanggap si process 5, behind that process ay tinatawag nating external fragmentation. External fragmentation. Meaning from the words of external, sa labas nangyari ang pagse-separate ng amount of space. Sa labas, hindi siya tinanggap sa loob ng memory dahil meron siyang 12 MB since meron sa bawat partition meron lang 10 MB. So, dahil sa malaki ang amount na meron si process 5 ay hindi tinanggap sa bawat partition ng memory. Since hindi tinanggap, sa labas lang siya ng memory, kaya tinatawag na external fragmentation. Meaning, sa labas. Okay, sa after ni process 5, ay papasok na si process 6 na meron 7 MB. So, iti-check niya, naka-occupy si process 1, naka-occupy si process 2, process 3, plus 1. At dito sa panglimang partition ay pasok na pasok siya. Since meron lang siyang 7 MB. Since 7 MB ang na-occupy sa isang partition at merong 10 MB na amount of storage na meron sa isang partition, so mag-free ng 3 MB. 7 minus 10 is equal to 3 MB. Kakaroon ng free na space. Then, papasok si process 7. So, si process 7, mag-check ulit siya sa bawat partition ng isang memory. Process 1, meron na occupy. Sa pangalawang partition, meron na occupy. Sa pangatlo, meron na occupy. Sa pang-apat, meron na occupy. At sa pang-lima, meron naka-allocate na process na. Then, sa process, sa panghuling partition ay pasok na si process 7 na meron lang 9 MB. So, 9 minus 10 may free na 1 MB. So, sa bawat partition, meron lang naka-allocate na bawat process. Ito, si process 1 naka-allocate sa first partition, si process 2 naka-allocate sa pangalawang partition, si process 3 naka-allocate sa pangatlong partition, si process 4 naka-allocate sa pang-apat na partition, si process 6 naka-allocate sa panglimang partition, si process 7 ay naka-allocate sa pang-anim na partitions. So, sa loob ng isang operating system, each partition ay na-allocate ng bawat process. So, since na-allocate ng bawat process, yun yung tinatawag nating contiguous partition. So, anong mangyayari dito sa free? Since it is fixed, meaning static, hindi ito magdadagdag ng or magbabawas ng partition. Static means stable or walang changes na mangyayari sa amount of partition. Meron pa rin siyang 6 partitions, since meron silang spaces, 5 plus 2, 7, plus 8, 15, 18, 19. So, meron na total of 19 spaces. Since si process 5 ay na-separate dahil meron siyang 12 MB sa bawat partition, hindi pa rin siyang pabibigyan kasi it talks about fix, meaning hindi magdadagdag ng partition kahit may tirang 18
MB na space pa sa isang memory. So, sa pangalawang example ng fixed partition, sa pangalawang memory, meron tayong 129 MB total of storage na meron sa isang memory. Ang pagpinlas natin itong lahat na partition, meron tayong 129 MB. So, si process 1 papasok 13 MB. I-check niya kung kasya ba si process 1 na may 13 MB sa first partition, which meron lang sa partition meron lang 9 MB, so hindi tatanggapin si process 1. Sa partition number 2 meron 14 MB, so tatanggapin si process 1 kasi pasok na pasok si 13 sa 14 MB na meron sa isang partition. So si process 1 ay mag-allocate sa pangalawang partition. So 13 minus 1 may free na 13 minus 14 ay may free na 1 MB amount of storage. So si process 2 ay papasok na meron siyang total of 8 MB. So 8 MB pasok na pasok sa partition 1. Sa partition number 1. Process 2 equal to 8 MB. Napasok sa 9 MB amount of first partition. So 8 minus 9 is equal to 1. So si process 3 papasok, i-check niya. So may naka-occupy sa first partition, may naka-occupy sa second partition. At since 37 amount of MB sa third partition, hindi siya kasya kasi 5 MB lang yung kaya ma-accommodate na amount of. Kaya lang na ma-accommodate na amount of storage. Hindi papasok sa third partition. Sa fourth, hindi rin kasya kasi malaki si process 3 kesa amount of storage sa isang partition. So dito na mag-allocate si process 3. Since 37 MB lang meron sa process 3 at meron na 48 MB sa partition na ito. So 37 minus 48 is equal to 11. 11 MB ang mapi-free na space dito sa partition na ito. So sa process 4, papasok si process 4 sa memory. So maghahanap siya ng partition na pwedeng i-accommodate. So si process 4 ay mag-o-occupy dito sa pangatlong partition. Since meron lang siyang 2 MB ang kayang i-accommodate ni partition number 3 is 5 MB. So 2 minus 5 magpi-free ng 3 MB spaces. So papasok, naka-accommodate na si process 4. So, papasok si process 5 na may 55 MB. So, hindi. Naka-occupy na si process 2 sa first partition. May naka-occupy na rin. At dito, walang naka-occupy. At hindi rin crash siya si process 5 sa pang-apat na partition, which meron lang siyang 20 MB na kakayahang i-accommodate ng isang process. Sa pang-limang partition ay may naka-occupy na. Sa sixth partition ay meron lang 33 MB na kaya na i-accommodate sa isang process. At malaking-malaki itong 55 MB ni process 5. So, wala siyang mapasukan na partition. So, mag-free si process 5 at tinatawag natin yung external fragmentation. Then, si process 6 ay papasok. May naka-occupy na sa first partition. May naka-occupy na rin. At
pasok na pasok si process 6 sa pang-apat na partition na meron lang siyang 17 MB na i-accommodate na mag-allocate sa partition na ito na may 20 MB. So, magkakaroon ng space na 3 MB. 17 minus 20 is equal to 3. So, papasok si process 7. So, we check niya ulit. First, second, third, fourth, fifth. I mean, naka-occupy na. So, papasok si process 7 sa panghuling partition sa isang memory. So, 24. Pasok na pasok sa 33 MB na kaya ni partition na ma-accommodate. So, 24 minus 33 ay magkakaroon ng space na 9 MB. So, magkakaroon ng total of space. Ito, 1 plus 1, 2, 3, 5, 8, 19. So, 28 ang total of space sa isang memory. And each partition ay merong naka-occupy na bawat process. Hindi lang tinanggap si process 5 kasi meron siyang 55 MB na hindi kaya i-accommodate ng bawat partition dahil sobrang laki. So, si P5 ay hindi naka-allocate sa memory na ito. So, since fixed partition, hindi magkakaroon ng dagdag bawas ng partition kahit may 28 MB pa siyang space na kaya na pwedeng papasukan ng processes. Fixed meaning hindi na ita sa static amount of partition. So meron lang each partition ay may na accommodate na bawat process. Okay. Tapos na po tayo sa discussion sa fixed partition scheme. Pag tinatawag natin fixed partition scheme, walang pagbabago na mangyayari sa amount of partition na meron sa isang memory. So, let's proceed to the second technique memory management, which is the dynamic partition scheme or tinatawag nating variable partition scheme. It is a part of a contiguous allocation technique. Pag sinasabi natin contiguous allocation technique, meaning all the number of partition na meron sa isang memory ay papupunan ng bawat process na papasok sa isang memory. In contrast with fixed partition, these dynamic partition scheme are not made before the execution or during the system configure. Pag sinasabi nga natin dynamic, meaning may pabago-bagong amount of partition na meron sa isang memory. Pwedeng madagdagan depende sa process na papasok sa isang memory. So, pag in contrast with fixed partition, dito sa dynamic partition, all the problem na na-encounter dito sa fixed partition scheme ay mapupunan ni dynamic partition scheme, which yung problem na na-found out sa fixed partition ay yung hindi pagtatanggap ng process dito sa memory kasi hindi kasya sa bawat partition since static, hindi madagdagan ang number of partition na meron sa isang memory. For first example of dynamic partition, partition, meron tayong first memory na merong 129 MB in total of different amount of number na meron sa bawat partition. So, sa isang memory, merong 129. Meron siyang 6 unequal amount of storage in partition. So, first partition, mayroong 9 MB. Sa second, may 14, may 5,
my 20, my 48, and 33 with a total of 129 MB na meron sa isang memory. So meron tayong naka pending na 7 process. So meron ring amount yung bawat process, which is 10, 4, 35 to 15, 22, 41 MB. So dito sa dynamic partitioning scheme, since it is magbabago yung amount ng partition, all the space na meron na space na mabi-free sa bawat partition ay magkakaroon ng sense. So dito sa example, mapapakita natin kung paano tong dynamic partition scheme. So sa first partition papasok si process 1, which meron siyang 10 MB. So si process 1 ay merong 10 MB. So i-check niya sa bawat partition. So 9, hindi siya papasok. Sa pangalawang partition ay pasok si process 1 na meron lang 10 MB, which ang kaya na ma-accommodate ng second partition ay 4 MB. So 10 minus 4, mayroong 4 MB na space. So si partition 2 ay mag-check sa si process 2 ay mag-check naman sa bawat partition na meron sa isang memory. Sa first partition, pasok na pasok si process 2 na merong 4 MB. So 4 MB lang yung naka-accommodate na amount of storage sa isang partition. So 4 minus 9 is 5, yung na-free na space. So si process 3 papasok, si process sa dito sa first partition ay hindi tatanggapin kasi may naka-occupy na process. So dito hindi siya tatanggapin, dito may naka-occupy na rin. Dito meron hindi rin tatanggapin kasi meron lang kaya lang na ma-accommodate ni partition 3 ay 5 MB. So ang laki-laki nito ni process 3 kaya hindi tatanggapin dito sa third partition. So 20 MB ang laki, sobrang laki rin ni process 3 kaya hindi siya tatanggapin dito. So dito sa 48 MB kayang-kayang tanggapin si process 3 na merong 35 MB. So 35. Since 35 lang yung na-accommodate na amount of storage dito sa pang limang partition, kaya magkakaroon ng free na 13 amount of free spaces sa partition na ito. 35 minus 48 is equal to 13 MB. So sa process 4, papasok na dito si process 4 kasi naka-accommodate na si process 1, 2, and 3. Process 4 naman. So i-check niya, may naka-occupy na, may naka-occupy. So pasok na pasok dito si process 4 sa pangatlong partition. Pasok na pasok sa 5 MB. So 2 minus 5, magkakaroon ng 3 na spaces. So papasok na si process 5. Machi-check ulit siya sa bawat partition. Meron naka-occupy. At pasok na pasok si process 5 sa pang-apat na partition. So 15 MB. 15 minus 20 is equal to 5 spaces. So si process 6 ay papasok na rin. Si process 6, i-check niya sa bawat partition ng isang memory, which may naka-occupy dito, may naka-occupy dito, may naka-occupy, so hindi rin siya tatanggapin. May naka-occupy rin dito na sa isang partition, may naka-occupy rin dito, so hindi siya tatanggapin. Since walang naka-occupy dito sa pang-anim na partition at pasok naman siya sa dito sa partition na ito na mayroong 33 MB amount of space sa partition na ito. So sa si process 6 ay mayroong 22 at pasok na pasok siya sa 22 at may free pa na space na 11. 22 minus 3 is equal to 11. So si process 7 ay papasok. So lahat ng spaces na meron dito sa memory
magkakaroon ng sense. Sa fixed partition, hindi na nagkaroon ng sense yung bawat spaces kasi meron siyang fixed na partition na ito. So, madadagdagan tong amount of partition dito sa dynamic. Kasi pag sinasabi nga natin dynamic ay may pagbabagong mangyayari sa amount of partition. So, madadagdagan itong partition na meron sa isang memory. Since may free na dito na na-list sa bawat partition, 5 plus 4, 9, 12, 17, 17 plus 13, 30 plus 11, 41 MB. So, si 41 MB na total of spaces sa bawat partition ay magkakaroon ng sense. So, magdadagdag ng partition dito sa isang memory. So, si process 7 ay pasok na pasok sa 41 MB. Dadagdag partition dito sa isang memory. So, 41. So, 41 minus 41 is equal to 0. So, yan yung isang example ng dynamic partition scheme. Nagdagdag ng partition dito, meaning may pagbabago ng partition dito from the total of spaces na meron sa bawat partition. At yan yung one of example of dynamic partition. For the next example, meron tayong second memory na may total of 129 MB. 129 MB. So, may 129 MB. Hindi. First, pasok pa rin siya sa first memory. Kumbaga, it is a second process. So, pag substitute natin yung result dito, meron si first partition na 4 MB since si process 2 ay pumasok nga dito sa may first partition. Tapos 10 MB dahil pumasok dito si process 1. Si may 2 MB sa third partition since pumasok si process 4. May 15 MB. So, dahil pumasok dito si process. Si process 5. Then, si process 6 may 22 MB kasi pumasok dito si 22 MB sa 33. So, si process 3 pumasok din dito sa 48 MB kaya may 35 MB dito. So, yung dagdag na partition from those spaces na nangyari dito ay idinagdag na partition na mayroong 41 MB. So, with a total of 129 MB. At yan yung naging final result ni memory na may dagdag na partition from those spaces na meron dito sa bawat partition na accommodated na ng bawat process. So, let's proceed. So, okay. After the discussion dun sa example, ay ma-found out natin yung functionalities ni dynamic partition. So, for the first functionality, the size of partition will be equal to incoming process. So, from the keyword itself equal to incoming process, yung size of partition nag-meet sa process. So, naging equal. Kunyari, ito si process 2, pumasok si process 2 dito sa may first partition which is 4 MB. So, nag-equal siya from the process to first partition of 4 MB kasi yung spaces na ito, yung space, yung free na dito na 4 minus 9 is equal to 5 ay nagkaroon ng sense na
na naging part dito sa dagdag na partition, kaya naging equal yung process and the number of partitions sa isang memory. For the second functionalities of dynamic, the partition size varies according to the need of the process. So, yung partition available sa isang memory ay nakabase sa amount of process na meron si process sa na meron sa isang process, so that the internal fragmentation can be avoided to ensure efficient utilization of RAM. So, since wala na tayong internal fragmentation, yung lahat ng free sa bawat partition na na-accommodate ng bawat process ay nagkaroon ng sense since nagdagdag tayo ng partition kasi dynamic partition. Means may pagbabago sa bawat partition, sa amount of partition sa isang memory. So, pangatlo, the number of partition in RAM is not fixed. Meaning, it is not fixed, hindi lang 6 partition ang nangyari dito, which may nagdagdag tayo ng 1 partition, which is equal to 7 partition. Kasi, we have nandito si dynamic partition scheme. So, and it does not depend on the number of incoming process and memory size. So nakadepende sa amount of process and then magbi-meet siya sa main memory size na may 129 MB dito sa example. So, meet from the number of process na nag-accommodate dito from those spaces na nakinabang dito sa dagdag na partitions. So, yan yung functionalities ni dynamic partition scheme. So, after those discussion from fixed and dynamic partition, found out na natin yung main difference. Okay. But sa fixed partition scheme, meron, sinasabi dito na the main memory is divided into fixed size partition. Meaning, may static amount of size of partition na hindi na madadagdagan or hindi na mababawasan yung partition, which meaning stay lang siya kung ilan yung amount of partition na meron sa isang memory. So, dito sa dynamic partition scheme, the main memory is not divided into fixed size partition since nagbabago yung amount of partition, depende sa process na pumasok and depende rin sa size na na-free sa bawat partition na pumasok sa processes sa bawat partition. So, second, only one process can be placed in a partition. So, dito sa example, all the process nag-accommodate dito sa bawat partition, meaning one process is equal to one partition. So, dito sa dynamic, the process is allocated a chunk of memory. So, those chunk or free memory sa bawat partition ay ma-allocate pa rin ni process dito sa dynamic memory. So, sa pangatlo, it does not utilize the main memory effectively kasi matatanggal na processes or may ma-waste na free dun sa may partitions. And dito sa dynamic, it utilizes the main memory effectively. So, all the process ay kayang pumasok as long as kaya ng partition and also the free amount of storage sa bawat partition. So, sa pang-apat, there is a presence of internal and external fragmentation. So, dun sa example natin sa fixed partition ay may presence ni internal and external fragmentation, which pag sinasabi natin internal fragmentation, it is a separation of the spaces dun sa loob ng memory na pumasok si processes dun sa may partition na yan. So, si external fragmentation ay yung hindi tinanggap or sineparate na amount of MBs dun sa labas ng memory. Kagaya ni process, ng isang process kaganina na hindi tinanggap sa loob ng memory kasi hindi kaya i-accommodate ng ang isang partition kasi meron yung process na yun ay may malaking
amount of MBs na hindi kaya i-accommodate ng isang partition ng isang memory. So, dito sa dynamic partition scheme, merong external fragmentation. Magkakaroon lang ng external fragmentation dito kapag malaki yung amount of process. Malaki yung amount of process na hindi kaya i-accommodate ng bawat partition kahit mag-free pa yan. Example dito, kunyari, si process, may process 8 na pumasok dito, kunyari, mayroon siya 55 MB, hindi pa rin siya papasok dito sa main memory kasi 41 MB lang yung total of spaces na bawat partition. So, tinatawag natin yung process 8 na external fragmentation kasi sa labas ng memory, hindi siya tinanggap. Dito sa fixed partition scheme, it is more easy to implement since all dito sa simple na kasi yung rule since one partition is equal to one process is equal to can accommodate one partition. So it is easier to implement. Sa dynamic, it is less easier to implement. Meaning mas mahirap. So magkakaroon pa rin tayo ng calculation of the free spaces na meron sa bawat partition. So, sa fixed partition scheme, there is limitation on size of process. So, dito sa fixed, meron siyang limitation of size of process na pwedeng pumasok sa ano, sa bawat partition kasi it is limited din yung amount of partition na meron sa isang memory since fixed meaning hindi mababago yung amount of partition kaya limited lang yung size of process, meaning size of one process is equal to one partition. Depende sa amount of process and the partition. So, dito sa dynamic partition scheme, there is no limitation on size of our process. As long, there is no limitation as long na kaya i-accommodate ni memory. Depende sa number of partition and the free spaces na mangyayari. So, there is no limitation on the size of process dito sa dynamic memory. And those are the main difference between fixed and dynamic partition scheme. And that's all for my discussion all about the difference between those two techniques in memory management, which is the fixed and dynamic partition scheme. And I hope you find something relevant in this topic and also you've learned something. And that's all. Thank you very much.